is not our fight. This is the fight for our team, for our great, great country. Ilan taon pa tayo magtitiis sa ganitong bangag na presidente? How many more years? Kagabi, nagsalita ang ating dating presidente. Nasaan yung pinagdilaan ng 25 tons of gold worth 129 billion? Yung kinuwang pondo sa Maharlika Funds, kinuwa sa SSS, GSIS, PDIC, hindi pa alam yan, worth over 250. Yung ninako na pera sa PhilHealth, na pera natin, sa pagkakatayo yung best sakit, meron tayo yung pambabawar sakit natin. Nasaan? Hindi nila yung investigahan yun kasi ninako nila. Mahapon, nag-hearing sa Kongreso si Tembaluslo, nagpalakpakan. Pero alam ko, hindi lahat ng pumapalakpak niya, kanya. Ang gawang kasamaan, it has an end. Hindi mananalo yan. God is with us, tandaan niyo ang sinabi ko. Matagal akong inapunta rito. Ang last rally ko is doon sa Iwasan Meditasyo, September 21 yun. Maraming tao, maulat. Napaka ito, this is our fight. Kinabukasan natin ang nakasalalay dito. Maraming hindi nakakaalam. My dear brothers and sisters, lahat po kayo ay nangyayaan namin na mag-spare a little time para sa ating mga anak, opo, at sa darating na henerasyon. Kaya papayayagan niyo ba ang napili pang presidenteng bangat? Presidenteng adik, coming from the mouth of our former president. Ang military, alam yan. Pero hindi sinabi ni President Rodrigo Duterte yung PNP. Kung ano ang logic nyo? Kasi may galangan nyo ng PNP. Ang chief of staff ng PNP, hawak ni Tasolususo. Kaya wala tayong magawa. Pero ako naniniwala sa mga polis. May mga pinuso ang puso yan. May mga pamilya yan, may mga anak yan, may mga ako magtalaki. Pero kung maiisip mo yung mga nag-aaral na estudyante, ano pa ang kinabukasan na mangyayari sa kanila? Kung ganito ang magpapatuloy ang ating gobyerno, saan pa tayo pupunta? Halos lahat ng pera, nakakita ba kayo ng big time project? Ala, puro concept dun sa Malacañang. Ako nakakilala na isang tao na tatado ko si Panas. Alam niyo ba kung sino? Si Lisa Panas. Isang pinakawalang yan, babaeng nakilala ko sa balat ng lupa. I don't meet her personally, pero sa ugali niya, siya mismo ang nagmamaneobra ng gobyerno, yung dalawang tatlo. Noong nagsalita si Sara Duterte na talagang nagbura siya, out of her anger, out of her frustration, the threat was conditional. Pero in-twist na social media, in-twist ni Bombo. Ang sabi, may panta raw sa kanya. Sino yun? Sino yung nagpanta? Kung ako ay pinatay, hindi sabihin. Kung ako hindi mapapatayan, walang mayayari sa kanya. Very ita ang ginawa ni Bombo. Nagsalita, para bang siya pa na happy. Walang tayo magagawa eh. Bangag na eh. Kahit ano sabihin mo, hindi matatalag. Di ba? Ganun ang adik. I'm sorry ha, pero ganun ang adik. Wala tayo magagawa. Mga kababayan ko, spare a little time. Ako po, pangkaraniwang tao lang. Sumasakay si Dave, sumasakay sa bus, kung saan-saan. Mararamdaman mo ang hirap ng bawat Pilipino. Yung 20 kilos na bigas, is it possible? Sabi nga ni ano eh, totoo ang nagsisimungan ng production cost nga 20 pesos eh. Paano ko ibebenta ng ano, palugin? Diba? Eh, walang logic eh. Wala siyang reasoning. Sa interview niya, katatanggi lang, haanihin lang. Sabi niya, saan ka makakakuha ng tinanong mo? Pinabukasan, ay haanihin. Wala siya nga rin. Yung kanyang utak, ano na? Kung ano na yun. Kagabi, may sinabi si President Duterte. Ito yung gobyerno natin, practice. We cannot find justice anymore. Even our Vice President, nakita niyo ba, nakaroon ka ng justice, fair justice. Binisgahan ng mga honorable na congressman doon sa Kongreso. Alam mo kung sino ang Pilipino, pero deep inside lang, mababasa mo sa kanila. Meron pang mga yangos, bata pa lang, walang yana, pero pag tumanda yung mga congressman na yan, baka walang yapa yun sa kilala, sa kalatan lang. Iba ang power ng
sa totoo lang, money can move everything. Kahit na napakatinong ng tao, kahit isang pastor ka, it's very logical. Saan ka kukuha ng ganong karangyang buhay? Huwag mo makukuha lang yun sa pagiging pastor. Ginagawa nila tayong tanga. Nasa ang si Kimbo. Si Kimbo, yun ang nagsasalita. Kasi nabis ko lang yun. So ngayon lang ang hiling ko. Ngayon, medyo masaya ako kasi marahin ko. Nung nagsisimula kami dyan sa intro, wala talaga ka. Mas marami yung pulisano eh. Nandiyan kami, kapanahon na nila Jojo Morales, nila Maui, nandiyan yung mga brado. Doon lang ako nagsimula. Pasensya na, medyo emotional ako. Kasi nakasalalay dito ang pinabukasan natin. Deep inside my heart, we will win this battle. God is with us. Thank you, sir. Once more, Goliath was defeated by men because God prepared them for the fight. Thank and you, sir. We will win this battle. Hopefully, thank you very much. Sige po. Salamat. Thank you.